So, ito yung continuation natin ng quarter 1, week 2 ng grade 7 math. So, this is the visual lesson number 3. It's all about Venn diagram pa din. But this time, ang i-discuss natin is about solving problems on 3 sets using Venn diagram. So, yung second video lesson natin is about 2 sets. So, ito is about 3 sets. So, let's have the problem. So, let's have this one. Let's say 150 grade 7 students were surveyed on the available gadgets they have at home for online learning. 45 students have laptop, 87 students have cell phone, 53 students have tablet, 20 have both laptop and cell phone, 17 have both laptop and tablet, 23 have both cell phone and tablet, and 8 have all 3 gadgets available. So, first, represent muna natin yung mga given using the Venn diagram. So, ang unang technique lang naman para mas madali natin i-represent, hanapin natin yung intersection ng tatlong sets natin. So, yung tatlong sets natin, ito yung laptop, yung cellphone, yung tablet. Okay? So, hanapin natin intersection. So, pwede nating pangalanan as set L for the laptop, set C for the cellphone, and set T for the tablet. So, saan natin ilalagay yung intersection? Overlapping yung tatlong sets natin or yung tatlong circle kasi meron silang common na elements wherein 8 sa mga estudyante have all 3 gadgets. So, ilalagay natin yung 8 dun sa pinaka-innermost or yung pinaka-loob na intersection. So, dun natin ilalagay yung 8. So, siya yung 8 have all 3 gadgets. Okay. The next one. Given that 23 have both cell phone and tablet. So, kanina meron na tayong intersection na 8. Okay? So, merong estudyante na parehas may cellphone at may tablet. So, kung meron ng 8, so itong 8 na to may cellphone at may tablet din to. If there are 23, so ilan pa ang mga estudyante may cellphone at tablet? So, ang sagot, 15. Paano na ko yung 15? So, kukuhanin lang natin yung difference. So, ang gagawin natin, ima-minus lang natin yung given na 23 doon sa intersection na 8. So, 23 minus 8 is equal to 15. So, therefore, meron pang 15 na estudyante na may cellphone at may tablet. So, pag inad natin na 8 plus 15 is equivalent to 23. So, ito yung both cellphone and tablet. So, meron pang natitirang 15. So, the next given, 17 have both laptop and tablet. So, balikan natin yung example natin kanina. So, this time, laptop and tablet naman. So, itong 8 na intersection kanina, may laptop at may tablet din to. Okay? So, anong gagawin natin para makuha natin? So, 17 yun. So, kung may 17 yun at may 8 na na may laptop at tablet, so, ilan pa yung estudyante na merong laptop at tablet? So, ibig sabihin, meron pang siyam. Paano nakuha yung 9? So, kuhanin lang ulit natin yung difference nung given 17 minus the intersection 8. So, that is equivalent to 9. Kasi pag inad din natin yan, 8 plus 9 is equivalent to 17. So, etong 9 ay nasa pagitan ng laptop and tablet kasi ito yung intersection nilang dalawa. Okay? So, pareha silang may laptop and tablet. So, both laptop and tablet. So, ang next given natin, 20 have both laptop and cellphone. So, this time, ito na may mga estudyante na merong laptop at cellphone. So, ito yung nasagutan na natin kanina. So, kung merong 20 na may laptop at cellphone, at tong 8 na to, may laptop at cellphone din to. So, ilan pa ang natitira? So, ang answer ay, meron pang 12. Paano nakuha yung 12? So, ang gagawin lang natin is get again the difference. Ima-minus lang natin yung 20 doon sa intersection natin na 8. So, ang sagot ay 12. So, that's why 12 yun. 12 plus 8 ay 20. So, ito yung may laptop at merong cellphone. So, ito yung students that have both laptop and cellphone. The next given. So, given na 53 students have tablet. So, tingnan natin yung Venn diagram natin.
Ito na yung nasagutan natin kanina. So, P represents for the tablet. Ilan na ba yung merong tablet? So, merong siyam, merong walo, at merong 15. Okay? So, 53 students daw ang merong tablet. So, anong gagawin natin? So, i-add natin lahat to kasi meron naman ng 9, 8, at saka 15. So, pag in-add natin yan, so, ibig sabihin, meron ng 32. Meron na tayong naisulat na 32 estudyante na merong tablet. Okay? E 53 students daw ang meron tablet. So, anong gagawin natin? So, from the given again, which is 53, ima-minus lang natin yung total na 32. That's why ang sagot ay 21. Okay? So, pag in-add lahat natin tong mga elements na nasa loob ng set ng T or tablet, so, 53 lahat yan. So, ito yung tablet only. So, ibig sabihin, 21 students yung merong tablet lang. Okay? The next one. So, ang given natin next ay, there are 87 students who have cell phone. So, balikan uli natin yung sagot natin kanina. So, nandito na tayo sa may set ng C or cell phone. Ilan na ba ang naitala natin na number of students na may cellphone? So, merong 12, merong 8, may 15. So, ang gagawin lang uli natin, i-add natin yan. So, ilan na ba lahat yan? So, ang sagot ay, there are 35. So, therefore, kung merong 87 students at 35 na yung nandito na may cellphone, therefore, ilan pa yung natira? So, ibig sabihin, merong pang 52 na estudyante na merong cellphone din. So, ang gagawin lang natin, ima-minus lang natin yung given na 87 minus 35. So, that is equivalent to 52. So, ito yung 52 students who have cell phone only. Okay? And the next one, the given is 45 students have laptop. So, balikan ulit natin yung answer natin kanina. So, ito yung set na merong laptop. So, ilan na ba yung set natin na may laptop? So, meron ng 12, 8, and 9. So, i-add lang uli natin. So, 12 plus 8 plus 9 is equivalent to 29. So, kung 45 students at meron ng 29 na estudyante na nailista na included na sila na may laptop, therefore, ilan pa ang natira? Ilan pa estudyante na merong laptop? So, sa answer is 16. How did you get 16? So, ang gagawin ulit natin, yung given na 45, ima-minus lang natin sa 29. So, ang sagot ay 16. Okay. So, nai-represent na natin. Ito yung laptop only. Yung mga estudyante na may laptop only. So, nai-represent na natin. Check natin kung sakto ba yung bilang ng estudyante. If you get the union, so, pag in-add natin yan, 16, 12. Oh, eto na yan. So, try muna natin. Kung ang tanong ay, how many students have cell phone only? So, ano ang sagot dyan? So, ang sagot ay 52. So, eto yon. So, kung ang tanong naman ay, how many students have laptop and tablet? Laptop and tablet. Take note of the word end. So, pag sinabi nating end, it's the intersection. So, anong intersection ng set L at saka ng set P? So, ang intersection nila ay 9 at saka 8. So, pag add natin yan, 9 plus 8 is 17. Therefore, ang intersection ay 17. Yung estudyante na may laptop and tablet are 17. Next question. Paano kung ang tanong naman ay, how many students have laptop and tablet but not cellphone? So, this time, laptop and tablet lang pero not included ang cellphone. So, tingnan natin yung intersection ng laptop and tablet pero hindi natin isasama yung element na merong cellphone, which is 8. Kasi itong 8 to, may laptop to, may tablet, may cellphone. Pero ang tinatanong lang, yung may laptop at may tablet, pero walang cellphone. So, anong intersection nila? So, ibig sabihin, pag sinabing end, it's the intersection. So, ang answer natin, either are 9. So, ito yung intersection ng laptop and tablet. The next one. Paano kung ang tanong ay, how many students have either laptop or cellphone? Either laptop
or cell phone. So, pag sinabing or, diniscuss natin noong nakaraang lesson natin, ang or represent for the union, pagsasamahin. Ilan sa kanila ang may laptop o kaya merong cellphone? So, bibilangin natin lahat ng nasa set ng laptop at lahat ng nasa set ng cellphone. So, i-add natin yon. So, you have 16 plus 9 plus 8 plus 12 plus 15 plus 52. So, the answer is 112. So, merong 112 na students na either ang gamit nila ay laptop o kaya ay cellphone. Okay? So, galing yan dito sa set natin. The next one. Paano kung ang question naman ay, how many students have either laptop or cellphone but not tablet? So, this time meron tayong word na but not tablet. So, ang gagawin natin, hindi natin i-include yung elements na nasa loob ng tablet. Ito yon. So, ano-ano lang dyan? Ano ang union na gagawin natin? Yung union ng laptop and cellphone, pero hindi kasama yung elements na nasa loob ng tablet. So, ang i-add lang natin dyan ay 16, 12, and 52. So, the answer is 80. So, there are 80 students who have laptop, either merong laptop or may cellphone, pero hindi ng tablet or walang tablet. So, the next question. How many students do not have any of the three gadgets? So, tingnan natin, sino kaya yung wala na kahit na anong gadgets? So, ito yung complement na tinatawag. If there are 150 students, i-check natin kung ilan ang walang gadget na kahit na ano. So, ang gagawin natin, i-add natin silang lahat, 16 plus 12 plus 52 plus 9 plus 8 plus 15 plus 21. So, ang total lang nila ay 133. But there are 150 students. So, anong gagawin natin? So, ima-minus natin yung 150 by 133, so ang sagot ay 17. Therefore, there are 17 students who do not have any of the three gadgets. Saan natin ilalagay yung 17? Isusulat natin sa labas yung 17. Siya yung complement.